once again, thank you for the opportunity to inviting me for as your speaker. So I will share to you my journey. By the way, so good afternoon. I'm Roilan Marlang. So what's my story? I am a Benildean alumni from computer applications and also a self-advocate with autism that has a vision to my fellow PWDs or person with disability. So I will discuss to you what is my story from childhood until pre-employment, in short. So this is my picture as a toddler until age 2 to 5. Okay. During my 5 years old, I was diagnosed with autism through my godmother, and then as my godmother's recommendation, I was in special school as well for some studies and occupational therapies as well. And then, it lasts at 2 years. So after two years in special school, I was in a mainstream education in Pigilian Nueva Elementary School. And to summarize, I am a valedictorian from grades 1 to grade 6. But in high school, there is a different story. I was a victim of bullying, but I was recovered via two-time public relations officer in student government in Arellano. Okay, I will tell you my life in Benilde as brush. At first, I was encountered as a silent student in Benilde, as a brush. And nahirapan ako mag-transportation as well. But in the couple of few weeks and months, natutunan ko na mag-commute at makitalakayan or more. Until one time, naging part din ako ng officer sa St. Benilde, sa CBA, and then nagtagal ng 3 taon doon. So, ano nga ba ang positive sides ko as a second year from third year? Naging part ako ng Business Analytics School Conference last 2014. Pero noong January 2015, ibang story. Medyo na-doubt ako sa thesis namin. Unay ko muna sa positive side because yun, nakapasa kami at the first. But in the second, medyo na-downfall ako due to failing grade na rin. And then, masaklap. As a result, nag-try kami ulit for thesis 2 and I was graduate last 2016 ng March. E di syempre, nag-antay pa ako kung anong... Okay, for free employment naman. For free employment, first time ko rin sumali for the advocacy events such as Angels Walk, yung Engage Talk ka din, and then yung
Down syndrome na din, sumali rin ako dyan. And then another one, all during my pre-employment na rin, almost 90 companies ang in-applyan ko. Pero hirap na hirap, actually hirap na hirap ako maka-apply na trabaho for that. Ang lagi sinasabi, rejection. Puro na lang ganito, ganito. Hindi pwede yung ganito. Hindi daw ako qualified as yun nga dahil kailangan daw may experience. Alam niyo po kung ano yung answer for that. Actually, si Project Inclusion, si Benilde Center for Inclusive Education, and kay Ms. Lena, nagpatulong po ako kung paano ako makakatanggap ng job. First try ko as a Project Inclusion Searcher sa Bounty Agroventures, but hindi rin ako pinalad actually due to meron akong hindi pinakita. And then, nag-second try ako noong March 2017 sa Composite Enterprise Corporation. Ang reflection sa akin ng HR actually, mabait daw akong tao, and then pala sagot ako ng po at opo due to some interviews na rin. So, naging probationary employee ako from April 26, 2017. And then, nagtagal ako ng 5 months muna doon. And then, nalaman ko na ang tagal-tagal naman pala ng process of from pre-employment hanggang naging regular. Ayun na nga, nagantay ako ng 2 months for regular employment. And natanggap ako as a regular employee November 2017 due to positive comments ng kanyang positive comments and positive reactions for my co-workers and co-bosses na rin. So, tatanong, gaano ba ka-inclusive yung acting office? Actually, may story dyan. Before dumating ang Project Inclusion sa company namin, hindi nila alam kung ano yung inclusion. And then, the Project Inclusion Network explained them kung sino yung mga ipapasok as PWD. Nagulat ako. Ako yung isa sa naging employee. Bali, dalawa kaming naging employee dati. Unfortunately, yung isa nag-resign due to family matters at negosyo na rin. So, pinagpatuloy-tuloy ko sila. Pinagpatuloy-tuloy ko siya. And then, ang kagandahan, naging mabait yung mga boss na ko. Ina-allowed ako kung ano yung mga kaya kong gawin. Kaya lang, meron din mga medyo limitations na bawal mag-cellphone, bawal mag social media pag oras ng trabaho. So, to be summarized din, or gano'ng ka-inclusive? For me, super inclusive kasi na-appreciate nila ako as both an employee nila and a PWD. Actually, to be honest, lagi nagpapakain sila yung mga boss kada birthday nila. Lalo na yung Chinese boss ko, yung pinaka-head. Papakain siya, and then nagbibigay ng grocery as well.
Lalo na pag Christmas party, nagpapasayaw, nagpapaano. And then, another story behind that. Dinadalaw pa kami ng Project Inclusion for 2 months noon pa. Nung bago-bago pa lang ako at kinukumusta. And then, na-observe nila na malaki daw yung potential ko ma-regular employee dahil sa confidence ko daw sa work. Going back pala on my hobbies turn. So, I am starting running for an advocacy campaign which is Hands in Inclusion. So, yung layunin nun for PWDs na rin and matulungan yung mga kapwa ko PWD ko ano yung mga pinagdadaanan. So, before ending my presentation, by the way, let me say a quote, final quote for my idol. So, huwag natin sasayangin yung opportunity na pinagkaloob natin sa atin. Yung nagsabi nun ay si Yorme. So, ito yung aking pinagmulan sa employment, actually. Actually, mababait sila, to be honest. Akalaan ko nung una hindi medyo masungit, medyo strict, pero pinapayagan ako. So, once again, good afternoon and thank you very much for the opportunity to speak. Thank you so much, Sir Roilan, for giving us more information about your story. Okay, it warms my heart to know that your corporation is treating you well.